ginawa na ng paraan ng DepEd upang mapondohan ang programa para sa special education ng mga mag-aaral na may special needs. Hindi kasi inaprubahan ng mga kongresista ang 32 million pesos na panukalang pondo para sa SPED program. May ulat si Kenneth Pasyente. Nasa 151 ang children with special needs ang naka-enroll sa ilalim ng Special Education Program o SPED ng Lagro Elementary School sa Quezon City. Bawat isa sa kanila may iba't ibang pangangailangan. Ang ilan kasi ay na-diagnose ng autism, ang iba ay may hearing disability, kung hindi man ay may intellectual disability. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, iba't ibang programa ang kanilang ipinatutupad sa ilalim ng SPED. Depende na rin ito sa pangangailangan ng estudyante, kaya napakahalaga na magkaroon ng pondo para sa programa. Mahalaga po kasi syempre may mga pangangailangan din ang SPED program ng bawat school. So, kung mayroon special budget allotted for SPED program, the more na mai-enhance namin ang learning ng mga bata kung ano po yung pangangailangan nila. Sa datos na ibinigay ng Lagro Elementary School, 110,000 ang SPED fund na inilaan sa kanila noong 2021. At tumaas ito sa 180,000 pesos ngayong taon dahil na rin sa pagbabalik ng face-to-face classes. At sa mas mataas na pondong isinusulong ng DepEd para sa susunod na taon, umaasa ang eskwelahan. Hoping that this coming 2023, the budget for SPED program there will be an additional amount or bigger than the previous years. Hindi pwedeng mawala kasi naka-focus tayo sa education ng bata. Sa budget hearing ng DepEd sa Kamara kamakailan, nabatid na sa kabila ng paglalaan ng pondo ng ahensya sa SPED, hindi ito nakalusot sa 2023 National Expenditure Program, bagay na nilinaw ng DepEd. Giit ng ahensya, hindi nila isinasantabi ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng Special Education o SPED. Binigyang diin ng DepEd, 532 million pesos ang ipinanukala nilang pondo para sa Special Education Program. Pero sa kabila ng hakbang ng ahensya na maaprubahan ang naturang pondo, hindi ito naikonsidera sa National Expenditure Program ng DBM. Gayun din ang dalawa pang programa ng Education Department. Tiniyak naman ng DepEd na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Kongreso para makahanap ng iba pang paraan para makapaglaan ng pondo para sa naturang programa. Ginawa ng DepEd ang pahayag matapos lumabas ang ilang report na hindi ito naglalaan ng pondo para sa SPED. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.